Aloras POV. Walang tulak kabigin ang kagandahan ng asyenda. Sobrang lawak ng lupain na pag-aari ng angka ni Charisse. Sana balang araw ay magkaroon din ako ng ganito kagandang asyenda. Narinig kong ingay na nagmumula sa isang tubig. Nakarating kami sa batis. Sobrang ganda. Agad na bumaba si Nathaniel at inalalayan ako sa pagbaba. Pinainom ng tubig ni Nathaniel ang kabayo. Tapos ay tinali sa may puno. Hindi ako nakatiis. Hinubad ko mga damit ko. Tinira ko lang ang bikini ko at walang pagdadalawang isip na lumusong sa batis. Sobrang lamig ng tubig nito. Naglalangoy ako sa malawak na tubig. Pinagsawa kong aking sarili. Nang magsawa na ako, iaahon na sana ako nang hindi ko makita si Nathaniel. Nabahala ako. Baka ano nang nangyari sa lalaki. Nathaniel! Tawag ko sa pangalan nito. Kaso walang sumasagot sa akin. Aahon na sana ako nang mapatili ako. Dahil may humawak sa binti ko, ay hinila ko pa ilalim. Hinawakan ng isang brasong aking bewang. Nagpupumiglas ako, pero natigil ang pagpipiglas ko nang bigyan ako ng isang mapusok na halik. Ginantihan kong halik na yon. Ramdam ko din na si Nathaniel yon. Hindi nga ako nagkamali. Si Nathaniel nga. Umahon kaming dalawa, nagkatitigan, hinawakan itong pisngi ko at dumako mga mata nito sa aking mga labi. Sinil nitong labi ko na isang mapusok na halik na agad kong ginantihan. Naghalikan kami na para bang wala ng bukas at tila ba uhaw na uhaw sa isa't isa. Ang ginawa namin kanina sa batis ay nasundan pa nang umuwi kami kanina sa asyenda. Isang masayang experience yun para sa akin. Pero ngayon ay aalis na kami sa asyenda. May miss ko mga tanawin ng asyenda. Babalik ako dito at sa pagbabalik ko ay baka bakasyon ang ipunta ko dito at sana'y kasama ko pa rin si Nathaniel, ang lalaking mahal ko. Dalawang linggo na nang bumalik kami sa syudad, balik ng normal kong buhay. Noong pauwi na kami maraming nangyari, tinambanan kami ng mga hindi namin kilalang mga kalalakihan. Mabuti na lang at nailigaw sila ni Nathaniel. Nakarating kami sa kondo ko ng araw na yun ng safe at walang nangyaring masama sa amin. Nasa isang restaurant ako ngayon. Dahil gusto makipagkita ni Susie sa akin, hindi ko alam kung anong kailangan ng kaibigan ko sa akin. Hindi alam ni Nathaniel na umalis ako. Babalik din naman ako. Napatingin ako sa babaeng pumasok sa restaurant na kinaroroonan ko. Kumawa ito sa akin at ginantihan ko naman ito ng kaway. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. She ordered first. Since gutom na din ako, kaya nag-order na lang din ako. Habang kumakain kami, may kinuha tong envelope sa loob ng bag nito. She handed me the envelope. Dahil tapos na akong kumain, ay binuksan ko to. Nakita ko sa larawan si Kara at si Nathaniel. Kailan ang kuha na to? Tanong ko sa kanya. A week. Sambit nito sa akin. Isang linggo na din na hindi nagpapakita sa akin si Nathaniel. Dahil pumunta to sa ibang bansa para sa isang conference na kailangan nitong daluhan, busy ang magulang ni Nathaniel at wala din si Axel. Kaya si Nathaniel ang nautusan. Hindi kaya niloloko ka ni Nathaniel? Umiling ako. Hindi magagawa ni Nathaniel sa akin yan. I know he loves me. At napatunayan na niya yun sa akin. Alam ko mahal ako ni Nathaniel at hindi niya ako kayang lokohin. Napatunayan na nitong sarili sa akin. Napatunayan na nito kung gaano niya ako kamahal. Sa bagay, since pinapasundan ko si Kara sa mga tauhan ko, expect more picture to come. Sabi nito sa akin, tumango na lang ako. Nasa kondo na ako ngayon, naghihintay ako ng tawag ni Nathaniel. Laking tuwa ko nang tumulog ang aking aparato. Si Nathaniel ang tumatawag. Sinagot ko yon. Nathaniel, faster please! Napahawak ako sa aking bibig. Nabitawan ko ang aking cellphone at nabasag yon. Tumulong luha ko, ang hikbikot na uwi sa hagulhol. Akala ko mahal ako ni Nathaniel. Akala ko hindi niya ako lulokohin. Akala ko hindi niya ako sasaktan, pero sinaktan niya ako. Niloko niya ako. Buong magtamag ako nagmukmuk sa aking kwarto. Hanggang sa nakatulog ako. Tuloy ang agos ng buhay. Kahit na nasasaktan ako, nagdurugong puso ko, ay patuloy akong lumalaban sa buhay. Isang linggo na mula nang wala na kaming komunikasyon ni Nathaniel. Isang linggo na din na nagpapadala ng mga larawan si Susie. Bawat kuha ng kamera na inutosan nito ay palaging magkasama si Nathaniel at Kara. Kahit na nasasaktan ako ay kailangan kong magpakatatag dahil kailangan kong ebidensya na to. Para once na magkita kami ay may sampal ko sa pagmumukha nitong sakit na dinulot ito sa akin. Isang linggo na din akong parang zombie na gumagalaw pero wala ng buhay. Nakarating ako sa school, pinarada ko sa parking lot ang aking kotse. Bumaba ako, sinara kong pinto ng aking kotse. Pumihit ako paharap. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita si Nathaniel.
Tinapos muna nitong paninigarilyo bago ako nilapitan. Hindi ako makaalis sa aking kinatatayuan. Lumapit sa akin. Niyakap ako, tinalikan ng aking buhok. I miss you. Bulong nito sa akin. Bitawan mo na ako. Sambit ko dito. Hinawakan nito magkabilang balikat ko, tinitigan ako. Tila ba may hinahanap ito? What's wrong? Hindi mo ba ako na-miss? Tanong nito. Bumalik ako sa kotse ko. Kinuha ko mga larawan na ipinapadala ni Susie sa akin. Tinapon ko yun sa pagmumukha nito. Paano mo nasasabing namimiss mo ko kung may kasama ka namang ibang babae? Sigaw ko dito. Kinuha ni Nathaniel ang mga larawan na pabuntong hininga to. Let me explain about this. Sabi ni Nathaniel. Sige, mag-explain ka. Explain mo rin ko paano mo pinarinig sa akin na may kinakalantari. Kinakama ka sa bansa kung saan ka nagpunta. Wala akong kinakamang iba, Alora. Tanging ikaw lang din nadala ko sa kama. Sambit nito sa akin. Namula ako dahil sa sinasabi nito sa akin. Kung ganun, paano mo may papaliwanag sa akin yun? Halos 2 linggo akong walang maayos sa tulog dahil sa ginawa mo. Sigaw ko dito. Look, nawalang phone ko. Yes, nagkita kami ni Kara doon. 2 purpose na pinunta ko doon, Alora. Ang conference at si Kara. Para ikama mo, yun ba yun? Tanong ko sa kanya. Nasaktan ako dahil sa pagtataksil nito sa akin. Luke, walang nangyari sa amin 2 ni Kara. Kung sino man ang nagpadala ng litrato na yan, kung sino nagkuha ng phone ko ay gusto niya tayong sirain. Kumalma ako. Kay Susie galing ang mga larawan. Balak ba ni Susie na sirain kaming 2 ni Nathaniel? Kinuha kong phone ko, tinawagan si Susie. Hello? Sagot nito. Balak mo ba kami sirain ni Nathaniel, Susie? Kaya nagpapadala ka ng mga larawan ni Kara at ni Nathaniel? Ano bang pinagsasabi mo, Alora? Wala na akong pinapadalang larawan sa'yo. Last yung nakita tayo sa restaurant. Hindi na kasi nagre-report sa akin ang inutusan ko. Binaba kong phone ko. Sinong gusto sumira sa aming 2 ni Nathaniel? Kara, wika ko sa akin sarili. Si Kara lang ang ikakayahang sumira sa aming 2 ni Nathaniel. Naikuyom kong aking mga kamay. Gusto kong patayin ang babaeng yun. Kara's POV. Nasa harapan ako ng isang condominium dito sa California. After 2 years of being coma, ay nagising na din ako. Vaughn never gave up on me. I know he loves me. I feel that, but I can't give my heart to him. Nathaniel's on my heart, but the man I love is in love with Alora, my best friend. Best friend na lahat ay planado. Hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa ng ama ni Alora sa ama ko. My father suffered of depression. Nasa pangangalaga na siya ngayon ng isang institution. Masakit man na ilagay ang sarili kong ama doon ay kailangan. Dahil kung hindi baka mawala sa amin ang ama ko. My twin sister Icy don't want to help me dahil may kasalanan din daw ang daddy namin. Hindi ako naniniwala doon. I love my father. Kaya akong gagawa ng paghihiganti dito. Kung ayaw nitong gawin, I heard na babalik ka na ng Pilipinas. Hindi ko to nilingon. Tumabi to sa akin. Yeah, it's time for my comeback. Gusto ko na tapusin ang lahat at kunin si Nathaniel, ang lalaki mahal ko. Napalingon ako sa kanya. At kunin si Nathaniel, ang lalaki mahal mo? Napalingon ako sa kanya. Nakapumulsa ito. I am sorry, Vo. Alam ko na nasasaktan kita. Sana'y maintindihan mo ko. I love him. At hindi ko matuturuan ang puso ko na mahalin ka. Yumuko to. I know. At hindi na kita pwedeng tulungan sa mga plano mo. Tama na ang 3 taon na pagtulong ko sa'yo. Walang emosyon sabi nito sa akin. Napangiti ako. Isang ngiti na hindi aabot sa aking mga mata. Lumapit ako dito. This is my last ace to seduce him. I know bibigay din to sa akin. Hindi ko kayang wala si Vo. I need him. Ninikad kong katawan ko sa kanya. Hinawakan ang mukha nito at binaling sa akin. Hahalikan ko na sana ang labi nito nang alisin itong kamay ko na nakahawak sa mukha nito. Tama na, Kara. Ayaw ko na magmukhang tanga. Siguro hindi ikaw ang para sa akin. Sobrang laylay ang aking balikat. Dahil ang lalaking sinasandalan ko at inaalalayan ang aking katawan ay bumitaw na sa akin. Lumayo to sa akin at tinalikuran ako. Kinuha ko isang papel na nasa mesa. Bumalik to sa akin at binigay sa akin ang papel. Cheque pala yun. Naglalaman yun ng 5 million. Malaki na yun kung tutuusin. Pero bakit nalulungkot ako sa pag-alis ni Vo sa tabi ko? Mahal ko ba siya? Hindi. Sinata niya lang mahal ko at mamahalin kung wala ng iba. Nasa airport na ako. Ngayong araw ang dating ko sa Pilipinas. Kahit na sa private plane ni Vo ako nakasakay ay tila kulang ang kasiyahan ko. Dahil wala sa tabi ko na laking tanging masasandalan ko kapag hindi ko na alam ang gagawin ko. Alora's POV. Nagkita-kita ulit kami nila Susie at Jan sa dati naming tambayan. Naging okay na din ang lahat. Wala nang gumugulo sa amin. Nathaniel and I getting stronger.
Jen had 2 kids at puro babae. Wala pa tong balak sundan ng bunso. Hello! Kinawayan kong bagong dating. Nasa labas kasi kami ngayon ng dating tambayan namin. Ayaw namin pumasok sa loob ng restaurant. Isang sports car lang pumarada. Lumabas doon si Icy. Icy is our best friend now. Naging kaibigan ko na din ang babae. Wala na din kaming balita kay Kara. Hindi namin alam kung saan nagsuot ang babaeng yon. Alam ko may pagkakamali din ako 2 years ago. Kaya kung magpapakita si Kara ngayon ay talagang tatanggapin ko siya ulit. Napatingin kaming apat sa isa pang sports car na pumarada sa harapan ng restaurant kung saan kami nakaupo. Isang nakangiting babae ang lumabas doon. Naka-sunglasses to. Sabay na napatingin ang 3 sa akin. What? Tanong ko sa kanila. Kara is here. May pag-alala sa boses ni Susie. I know. I will give her a chance. Ngiting sabi ko kay Susie. Hello guys! I am back! Sigaw nito. Napa-facepalm na lang ang dalawa dahil alam nila kung gaano kaingay si Kara. Habang ang kakambal naman ito'y tahimik lamang na nagmamasid kay Kara. Umupo ito sa bakanting upuan. I am sorry kung ngayon lang ako nagpakita. After 2 years ay lumipad ako patungo ibang bansa. I meet a guy there. Nagsama kami and our relationship didn't work, sabi nito sa amin. Mabuti na isipan mo umuwi, wika ko. Yeah, ano naman ang gagawin ko doon? Iniwan na nga ako ng gunggong na yun eh. So naka-move on ka na kay Nathaniel? Sabay kami napatingin kay Susie dahil sa tanong nito kay Kara. Ngumiti si Kara. Yeah, actually kaya din ako umuwi. Para humingi ng tawad sa kasalanan ko sa iyo, Alora. I didn't mean to stole Nathaniel from you. Siguro naging desperada lang talaga ako dahil una kong naramdaman yun na umibig. Ngayon ay naka-move on na ako. Mas pinapahalagahan ko ng sarili ko kaysa sa ibang tao. Mahaba nitong sabi sa amin. Napatingin nito sa katapat nitong upuan. Kumunot ang noo ni Kara. What are you doing here, Icy? Asik dito sa kapatid. Icy just rolled her eyes on Kara. Di ba ayaw ko makita kang umaaligid sa mga kaibigan ko? They are my friends now. Nang wala kay nakipagkaibigan ako sa kanila. At sinamantala mo naman ang pagkawala ko. Tama na, please, Kara. She is our friend now. Tinanggap namin siya ng buo. Sana ikaw din. After all, she is your twin sister. Umirap lang si Kara. Napangiti ako dahil papalapit sa gawin namin si Nathaniel. Napatigil ito sa paglalakad na makita kung sinong nasa tabi ko. Pero agad din naglakad at pumunta sa gawi ko. Nilapitan ako, tinalikan ng ulo ko. Pagkatapos ay ang labi ko naman ang hinalikan nito. Naging mapusok ang halik nito. Get a room, guys! Have respect sa mga single dito. Ungot ni Susie sa amin. Tumigil sa paghalik sa akin si Nathaniel. Umupo ito sa tabi ko. Hinigit niya ako papalapit sa kanya at pinulupot ang braso sa akin bewang na para bang pinoprotektahan niya ako. Dapat girls banding lang to eh. Bakit may mga asungot ngayon dito? Pagmamaktol ni Susie. Namimiss ko si Alora, kaya nandito ako. Sagot ni Nathaniel. Namimiss? Eh nagkita nga kayo kagabi hindi ba? Magkatabi na natulog. Yun ang naabutan ko kanina. Wala pa nga kayong saplot eh. Sigaw ng babae. Umiling na lang ako. Ang lakas pa ng boses ni Susie. Mahiya ka nga, Susie. Ang lakas ng boses mo. Saway ni Jen. Sinubo nitong in-order nito na cheesecake. How's your day? Tanong ni Nathaniel sa akin. Okay naman. How about you? Tanong ko dito. Not okay. Miss kita eh. Napangiti ako nang wala sa oras. Ang daming langgam. Wala naman. Sabi pa ni Icy. Nagpalingalinga pa to. Never mind. Nathaniel and I are getting stronger. Sa 2 taon na relasyon namin ay lalong tumitibay. Malapit na din kami magtapos. Siya sa pagiging pulis at ako naman sa pagiging teacher. Next month ay OJT ko na. Magtuturo ako sa elementary. Ganun din si Nathaniel. Mag-OJT na din to. Siguradong magiging busy na kaming dalawa nito ay alam ko nang gagawa ng paraan si Nathaniel para magkaroon kami ng oras. 1 taon na lang ang bubunuin namin at magtatapos na kami sa pag-aaral. Alam mo, Alora, duda ako sa pagbabalik ni Kara. Sabi ni Susie sa akin, nandito kasi na kami sa kondo. Naghiwa-hiwalay na kami kanina. Pumuntan dalawa dito, si Jen at Susie. Oo nga, Alora, after 2 years ay bumalik siya na para bang walang nangyari. Nakikinig lang ako sa kanila. Alam ko naman yun, kahit ako duda sa pagbabalik ni Kara. Alam ko may planong babae. Kung ano yun ang hindi namin alam. Hindi ko alam kung saan humuhugot si Kara. Nababanaan ko sa mga mata nitong galit at inggit. Alam ko hindi lang tungkol kay Nathaniel. Ang galit ito alam kong may iba pang dahilan. Isis POV.
Agad akong lumabas sa sports car ko na makarating ako sa bahay. Naabutan ko pa si Kara na paakyat sa itaas kung nasaan ang kwarto nito. Kara, mag-usap tayo! Sigaw ko sa kakambali ko. Alam ko may pinaplano na naman to. I am tired, Icy. Pwede bang pagpahingahin mo naman ako? I'm tired. Nasa mga mata nitong pagod, pero hindi ko pwedeng ipagpaliban ang sasabihin ko dito. Hindi na nga ako sumama sa pagpunta sa kondo ni Alora dahil inood ako magaling kong kapatid. Stop your revenge, Kara. Pakiusap ko dito. Walang patutunguhan ng paghihiganti mo. Magkakasakit ka lang. Alora is your best friend. Pumalakpak to. Wow, ang galing naman. Bibigyan na ba kita ng award? Para sa role na pagiging hero? Tanong nito. Please, Kara, stop this. Pakiusap ko dito. Kapatid ko pa rin si Kara. Kung may magagawa kong pigilan ko siya ay gagawin ko, wag lang ito makasakit ng tao ulit. No! Sigaw nito. Nasaan ba si Daddy ngayon? Nasa mental institution. Dahil nabaliw ang ama natin. Na-depress ang ama natin dahil sa pamilya ng kaibigan mo ngayon. Sigaw nito muli. May kasalanan din si Daddy. Ginawa lang ni Mr. Mendez ang nararapat. Nagnakaw ang ama natin ang pera sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Paliwanag ko dito. Hindi yan totoo. Hindi magagawa ni Daddy yan. Our father is a kind man. He is a good father to us. Bakit mo nasasabi yan sa sarili nating ama? Napatigil ako. Napatitig ako sa kapatid ko. Simula nang mangyari ang malagim na sinapit ng pamilya namin, ang pagkamatay ni Mommy at tapang involved ni Daddy sa nakawan sa kumpanya ng pamilya Mendez ay nag-iba na si Kara. Wala na ang dating sweet at palangiti ni Kara. Wala na ang dati kong kapatid. Nasaan ang kapatid ko? Sino ka ba? Tanong ko dito. Napatayo ako ng tuwid. Tuminto sa akin. Ako pa rin to, Icy. Ang kakambal mo. Ginawa ko lang malakas sa sarili ko para hindi ako tapak-tapakan ng mga tao sa paligid ko. Ginawa ko sarili ko maging independent para matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sabi nito sa akin. Tinalikuran na niya ako. Napaupo ako sa sofa namin. Kasalanan ko din to. Masyado kong inispoiled ang kakambal ko dahil sa sobrang pagmamahal ko dito. She is my only sister kaya gagawin ko lahat. Mapabuti lang to. Pero mukhang napasobra yata. Gagawin ko lahat. Maibalik lang kita sa dati, Kara. Sabi ni Isa sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.